Isang mataas na pagpupugay ang pinapaabot ng pambansang demokratikong prente sa ilalim ng Laguna sa lahat ng mga revolusyonaryong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga mandirigma ng bagong bayan, mga organisasyong kasapi ng National Democratic Front at mga aktivistang masang patuloy na isinusulong ang diwa ng demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Espesyal ang 23 ng Nobyembre 2016, sapagkat ating taas diwang sinasalubong ang tagapagsalita ng bagong hukbong bayan sa ilalim ng Lito Glor Command. Mabuhay ka at taas sa maong pagsalubong sa iyo, Ka Diego. Atin din dinabati ang lahat ng mga buubong sumusuporta sa pagsusulong ng GRPMDFPP stocks. Kaugnay nito, pinapaabot ng pambansang demokratikong prente ng Laguna na sa kabila ng deklarasyon ng CPP-NPA-NDFP ng indefinite unilateral ceasefire bilang pagsuporta sa usapang pagkabayataan at pagtugon sa deklarasyon ng GRP. Nagpapatuloy naman ang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan at tampok na tampok ito sa iba't ibang mga bahagi ng probinsya, kapwa sa urban at sa kanayunan. Hindi na mabilang ang pasismo, pananakot at pandarahas ng mga alagad ng security agency ng Jarton sa mga magsasaka ng Hacienda Yulo. Iba't ibang anyo tulad ng paninira ng pananim at kabuhayan ng mga magsasaka, pagpigil sa paglalabas-masok ng mga mamamayan na nakakasagka sa maayos na pagdaloy ng kalakal, pananakot at pandarahas sa mamamayan, pagbibit-bit ng mahabang mga armas sa mismong komunidad at pagpapaputok nito upang makapanakot. Napapaulat din ang presensya ng mga militar sa maraming mga komunidad sa iba't ibang mga prente tulad ng medical missions, feeding program at iba pa. Habang sa mga eskwelahan naman, napapaulat ang Brigada Eskwela na isang malinaw na anyo ng civic military operation. Ang mga ito ay pawang bahagi ng Oplan Bayanihan at nakakapagdulot ng pagkadiskaril sa direksyon ng usapang pangkapayapaan. Magpasa ngayon din ay nasa bilangguan pa rin ang 6 na Lagunense sa 53 na detinidong politikal ng Timog Katagalugan. Nariyan sina Evelyn Legaspi, Alexander Arias, Edward Lanzanas, Jerry Araneta, Ray Flores at Romulo Contemplacion. Sila ay pawang mga sinampahan ng gawa-gawang kaso at pahirapan ng proseso ng pagpapalaya. Nararapat muna silang mapalaya kasama ang mahigit 400 na iba pang detinidong politikal sa buong bansa bago sumulong ang usapang pangkapayapaan sa isang bilateral ceasefire tulad ng napagkaisahan sa Oslo Joint Statement. Kaya naman tiyak na isang malaking hamon sa ating hanay ang pagharap sa kasalukuyang mga kalagayan. Tayo ay manindigan na hindi tayo basta-basta magbababa ng armas sapagkat mahigpit na nakaugat ang armadong pakikibaka ng revolusyonaryong kilusan sa kahirapan, pagsasamantala at pandaigdigang krisis panlipunan. Kaya naman mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Mabuhay ang pambansang demokratikong prente ng Pilipinas. Mabuhay ka, Ka Diego, at ang Lito Glor Command.